What are you waiting for? It is difficult to wait. Tama po ba? Mahirap ang maghintay. Pero, ang isang taong naghihintay ay isang taong dinadalisay ng pag-ibig. Meron tayong kasabihan sa Ingles, absence make the heart grow fonder. Absence makes the heart grow fonder. Kapag daw nami-miss natin ang isang bagay, mas lalo nating hinahanap-hanap, mas lalo tayong napapamahal doon. Kaya sana, sa ating paghihintay sa Panginoon, sana yung pagkakataon na hindi kayo makapagsimba, ito ay nagpapalalim sa inyong pagnanasa na makatagpong muli si Jesus sa banal na Eucharistia. Huwag kayong tumulad sa iba na porkit naging komportable na sa panonood ng live streaming, ayaw nang magsimba kahit pinapayagan naman na. Ayaw nang pumunta sa simbahan kasi ang totoo tinatamad lang talaga. Hindi naman natatakot sa COVID, tinatamad lang. At ito yung sinasabi ng Panginoon na huwag tayong maging tutulog-tulog. Let us always be attentive. Uulitin ko, hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung paano. Pero ang alam natin may darating. Kaya dapat ay manatiling gising at sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating pagdalo sa banal na misa, ito ay nagpapatunay na tayo ay nananatiling naghihintay sa Kanya. Huwag tayong tutulog-tulog sapagkat alam nating matatapos din ang lahat ng ito. Anong ating hinihintay? Hindi lamang ang bakuna, hindi lamang ang katapusan ng pandemya. Ang ating hinihintay ay ang katapusan ng lahat ng paghihirap sa mundong ito. At higit sa lahat, hindi lang natin hinihintay na matapos ito, hinihintay natin na dumating ang Panginoon sa ating buhay. Hindi lamang sa wakas ng panahon, kundi sa araw-araw. Kaya panguli, let this Advent season not only be a season of waiting. Hindi lang tayo naghihintay, tayo rin ay naghahanda. Ngayong panahong ito, marami siguro sa atin naglilinis ng bahay kasi maglalagay tayo ng dekorasyon. Hinahawa natin yung mesa kasi maglalagay tayo ng bilin. Habang hinihintay natin ang Kanyang pagdating sa darating na Kapaskuhan, habang hinihintay natin ang Pasko, kung inihahanda natin ang ating bahay, sana inihahanda rin natin ang ating buhay. Ang kwento ng panunuluyan ni Jesus, yung wala siyang matuluyan doon sa bahay panuluyan, ay kwento ng mga puso nating lahat. Masyado tayong maraming pinapapasok sa ating kalooban na hindi naman kailangan. Masyado tayong maraming pinagkakaabalahan. At ngayong panahon ng Adbyento, we are being challenged to give up those things that are not necessarily important and make room for Jesus. Kung nililinis natin ang ating bahay, linisin natin ang ating buhay. Nakakulay lila ang pari, tanda ng panawagan sa pagbabalik loob sa Diyos. Ang tagal nyo nang hindi nangumpisal, wala pa kayong balak mangumpisal. There is no great preparation but to prepare our hearts, linisin natin mula sa mga kasalanan sapagkat hindi kayang mahiga ni Jesus sa isang pusong punong-puno ng kasakiman at pagkamakasarili. Because sin fills yourself with ego. At ang isang pusong mayabang ay hindi karapat-dapat na pagsilangan ng Panginoon sa darating na Pasko. Kaya naman, ngayong panahon ng Adbyento, huwag lang tayong maghintay. Maghanda tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung paano, subalit alam natin kung sino ang darating at kailangan nating handaan, paghandaan ang Kanyang pagdating. Amen.